umaga po sa bawat isa sa atin. Morning. May mga dala po ba kayong palaspas? Araw po ng palaspas ngayon. Ano, bigyan natin ng konting pakahulugan yung doon sa ano. Ano ba yun? Ba't may palaspas? Para din sa lalo sa ating mga bata ngayon. Isang bagay yun sa Biblia kung saan ang ating Panginoon ay papunta na ng Jerusalem. Papunta na ng Jerusalem, yung mga tao, akala nila, siya na yung papalit na hari. So, welcome nila sa Jerusalem, mga ating Panginoon. At ang mga tao, kumuha ng sanga, naglatag ng kanilang balabal, yung mga sanga ng palma, nanan nila, long live Jesus, yung ganun nila. Welcome nila ang ating Panginoon. At yun na nga yung nagsimula hanggang litisin ng ating Panginoon. Ang ibang pananampalataya, inaano po nila yon. Kaya lang, sa atin po, ang nakikita natin, yung ginawa talaga ng ating Panginoon doon sa Kwestang Kalbaryo. Kung sa inapako, yung dugo na natigis doon, yun po yung ating pinangahawakan naman. Kaya lang kasi yung iba na mimis ng paninwala, kagaya yung palaspas, lalo sa probinsya, sabi nila, pagka daw kumukulog, sunugin mo yun. Mawawala yung kulog, nilalagay nila sa may pintuan, nilalagay nila sa bintana. Medyo, ano po, sabi nga ni, ano, may people perish because they are lack of knowledge. Kaya importanteng mabigyan din po natin yun ng paliwanag, lalo na po sa mga bata na ngayon ay mga kasama natin. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Tunay nga po na mabuti ang Diyos. Alam niyo po, sa buhay ko, sasamantalin ko na po yung pagkakataon na ay pahayag ang kabutihan ng Diyos sa akin. Sasamantalin ko na po yung pagkakataon na ipatutuo ko paano po nakilala ang ating Panginoon. Yung pong iba sa atin ay narinig na yung patutuo na to. Pero ako po talaga, kahit ulit-ulitin ko, masaya po ako na ihayag kung paano pong gumawa ang ating Panginoon sa aking buhay. Alam niyo po, bata pa ako, elementary days, alam niyo po, sa lugar namin ay lugar ng sugalan, may inuman yung mga matatanda. Kaya bata pa po ako, pagka yung isang matanda, magsisinti ng sigarilyo, sabi sa akin, boy, kasi ang name ko po ay Boboy. Thanks to Laika, Buboy, ang Tito Buboy ang naging tawag ni Laika sa akin. Yeah, boy, pakisindihan mo nga yung sigarilyo. Bata pa ako. Sisindihan ng sigarilyo. Kaya bata pa ako, mauna ako manigarilyo. Dahil tong-it yun, dahil kwaho yun. Yung kwaho is 13 cards, yung tong-it ay 9 cards. Di ba, yung mga ganun. Pagka, ano, boy, hawakan mo nga muna at ako iihi o gagamit ng CR. Talagang bata pa ako. Nabulat na ako sa mga yon. Tapos, inuman. Inuman. Pagkatapos sila yung inuman yung ano natira, sinasalin ko, pinagsasama-sama ko, iniinom ko. Second year high school po ako ay talagang punong-puno na ako ng vices. Umiinom, naninigal yun, nagsusugal. Ang kahirapan ng buhay hindi na mula dahil sa sumpa nung ganong ano. Salamat sa Panginoon dumating yung time na nung ako ay magka-college, first year college ko, nung ako ay nag-aaral ako sa Angeles City, ano yun eh, August 26, 1987. Ang course ko po ay civil engineering. August 26, 1987, Wednesday yun. Yung mga, ano, may vacant time kaming 30 minutes. 30 minutes ang aming vacant time. So yung mga classmates ko, nag-invite, sabi, tara dun. Bili tayo ng ano ng mani kasi uso yung balitog, mani at popcorn noon na madaming sili, yung ganun yung ano yung kinakain. So we go to a place wherein church pala yon. Sabi nung ano ng isang kapatid doon, sabi niya hintayin mo ako, kukunin ko lang ibang gamit ko. Upo ka muna. And that was Wednesday, they have their midweek service. Alam niyo po, nagsisimula na yung ano, yung gawain doon. Sabi nung speaker, kaklase ko, upo ka muna diyan, kung gusto mo makinig ka. Sabi nung speaker doon, nagsisimula pa lang siyang mag-message. Naniniwala po ba kayo sa Diyos?
Sabi niya, ulitin ko po, naniniwala po ba kayo sa Diyos? Sabi ko sa sarili ko, lahat naman naniniwala sa Diyos. So, naniniwala. Yung second tanong niya, sinagot ko siya, yung ano, ako lang sa sarili ko. Naniniwala ako. Sabi niya, mayroon akong kwento. Yung kwento na to tungkol sa isang tagapagpalabas sa ano, sa isang circus. Yung tagapagpalabas na ito, siya ay may isang kawad, cable, may tendon. Yung tendon na yon is hindi siya yung naka-stretch, nakalundo yung cable na yon, yung tendon na yon. Sabi ng tagapagpalabas do sa ano, sa mga tao, naniniwala po ba kayo na kaya kong tawirin yung ano, yung kable na ito? Normally, siyempre, kaya nga sila nandun eh, di ba? Kaya nga sila nandun, nanonood. Oo, naniniwala kami. Ulitin ko po, naniniwala po ba kayo? Oo, naniniwala kami. Tinawid nung ano, tagapagpalabas, yung kable na yon. Eh dahil hindi siya nakabanat or nakalundo siya, talagang nagsuswing yung ano, yung cable na yon, yung tendon na yon. Mahirap, pero natawid niya. Na-amaze yung mga tao. Tuwan-tuwa yung mga tao. Pinalakpakan siya. Sabi niya, naglabas niya ng panyo, pang blindfold. Ito pang panyo na ito, tatakpan ko po ang aking mata. Naniniwala pa rin po ba kayo na matatawid ko yung kable? Yung dating sagot ng mga tao na, oo, naniniwala kami. Ngayon, oo, naniniwala kami. May conviction na sila na ano, na matatawid nung tagapagpalabas yung ano na yon, yung kable na yon. Dalawang ulit niya tinanong, talagang with conviction, oo, naniniwala kami. So tinawid niya. Gaya ng dati, kung dati ay wala siyang blindfold, ngayon na naka-blindfold siya, mas mahirap na niyang tinawid. Talagang mas malaki na yung swing ng ano, ng tendon na yon. Pero finally, natawid niya. So talagang naghihiyawan na yung mga tao. Ngayon, tinanggal niya yung ano niya, blindfold niya. Magba-blindfold pa rin po ako, sabi niya. Magba-blindfold pa rin po ako, pero may cart. Carton ba? Maitatawid ko ba yung cart na ito nang naka-blindfold ako? Talagang yung mga tao, ano na, sumisigaw na, oo, naniniwala kami. Oo, naniniwala kami. Kahit paano nyo, nag-observe yung tagapagpalabas. In-observe niya sa tagapanood kung sino yung pinakamalakas sumigaw nang naniniwala siya. Nilapitan niya, totoo ba na naniniwala ka na matatawid ko yung kable kasama yung kariton na yon, sabi niya. Katabi na niya sumisigaw, oo, naniniwala ako. Kung talagang naniniwala ka, halika, sumakay ka sa kariton, itatawid kita. Ayaw na po nung ano, nung pinakamalakas, sisigaw yun ha, ayaw na po. Hindi po kaya ganun yung sinasabi natin, paniniwala natin sa ating Diyos. Yun po yung sabi nung ano, nung speaker that time. Hindi po kaya yung sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos ay ganun do sa taong ayaw sumakay. Alam niyo po, tinamaan ako. Hindi na ako makatulog. Sabi nung kaklase ko, Felix, sabi niya, ano na, malilit na tayo. Oo nga pala, 30 minutes lang yung break namin. Malilit, hindi lang kung wala lang tayong klase, hayaan kita, sabi niya. Pero malilit na tayo. Hindi ako pinatulog nung mga sumunod na araw na yun. I open my Bible. Talagang, sabi niya, kung gusto mo bumalik ka sa Sunday, that Sunday, August 30, 1987, nung tumawag para tanggapin ng ating Panginoon,
andun po ako sa harapan. Tinanggap ko ang ating Panginoon. Doon po nagsimula yung aking pananampalataya. Alam niyo po, years after, sorry po ah, talagang masarap kwento. Years after, narinig ko ulit yung kwento na yon. Hindi pala tapos yung kwento na napakinggan ko. Yung palang pinakamalakas sisigaw ay anak po pala niya. Anak niya. Yung anak pala niya yung sumakay kasi anak niya nagtitiwala sa kanyang ama. Tayo po na talagang tumanggap sa ating Panginoon, dapat din po tayong sumakay at magtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Magko-closing prayer na po ba ako? Oh. Actually po, simula pa lang po yun. Ayun po yung aking testimony. Kaya ngayong umaga, hayaan niyo po na ang mansayan ng Panginoon ay atin ang simulan. Ang ating pong title ay pinamagatan ko po na New Life, New Beginning. Ang ating pong text ay mababasa po natin sa Mark 1:17. And Jesus, sorry po malabo yung mata ko, hindi ko nadalay aking salamin, reading glass po pala itong nasa sasakyan. Ibababa ko lang pong konti para makita ko kayo at makita ko. ulitin ko po sa inanyang po kayong tumayo para bilang paggalang sa salita ng Panginoon, tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin sabay-sabay yung aklat ng Marcos, kabanatang 1, talatang 17. Sabay-sabay po tayo. And Jesus said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Tayo pong lahat ay umuko, pumikit at panalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa bawat umaga na kami ay nagkakaroon ng pagkakataong mabuuhay, yung kami ay magising, isa na po yung patunay na kami ay pinagpapala nyo. Kaya ngayon sa umagang ito, tingnan nyo po kami, Panginoon, nandito ang bawat isa sa amin. Hindi na namin alam kung bakit kami napunta dito. Maraming iba sa amin ay naimbitahan, maraming iba sa amin ay regular na umaattend. Pero Panginoon, sa umagang ito, mangusap po kayo sa buhay ng bawat isa. Lord, buksan niyo po ang aming spiritual ears at ang aming mga puso. Buksan niyo po, bigyan niyo po kami ng tengang handang makinig, Panginoon, at pusong handang magpaturo sa iyo. Kaya Panginoon, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong kabanalan ang labi ko. Ang inyo pong maging labi upang mahayag ko ng may katapangan, may karunungan, may katalinuhang nagmumula sa inyong bawat salita na aming pong pag-aaralan ngayon. Lord, ang hiningi po namin ay pagpapala na nagmumula sa inyo. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at tunay nga po Panginoon na mangusap ka sa aming kalagitnaan, kumilos ka sa aming mga buhay. We thank you, O God, we praise you in Jesus' name. Amen, amen. Maaari na pong makakaupo ang bawat isa. Kung maaalala po natin, nung mga nakaraang buwan ay pinag-uusapan, ang naging topic po ni Pastor ay discipleship. Discipleship, nung mga nakaraang linggo, mayroon siyang mga tinapik, pero tinanong ko siya, Pastor, nasa discipleship pa rin po ba tayo? Kasi discipleship po yung naipre-prefer ko. Yes, Brad, yun yung ating is discipleship. So, part po ng discipleship, nakita natin, kagaya ng mga verse na nandyan, lagi po nating naririnig yung mga talata na yan. Sabi niya, "Therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Gayun din po sa Acts 1:8, sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes to you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and at the ends of the earth." Alam niyo po, nung una pa lang na-meet ni Jesus Christ ng kanyang mga disciples, yun na po ang sinabi niya, yung kagaya nga po yung sa Mark. Sinabi niya sa mga ito, "Follow me and I will make you fishers of men."
sumunod kayo sa akin at gagawin ko yung mamamalakaya ng tao. Kasi sila ay mga ngisda. Sa atin po, kagaya nga ng sabi ko kanina, nung tinanggap ko ang ating Panginoon, hindi dapat doon matatapos eh. Hindi dapat doon matatapos. Kasi sinasabi ni Jesus Christ, ito yung vision ni Jesus Christ. Gagawin ko kayong mamamalakaya. Physician ng tao. Ibig sabihin po nun, ngayon narito tayo para marinig yung kabutihan ng Diyos. At dapat, hindi doon natatapos. Yung narinig din natin, dahil mabuti ito eh. Dapat ibahagi din po natin sa iba. Kung tayo ngayon ay inaaralan, tama lang na dapat tayo dadating ang araw kasi ito si Jesus Christ. Eh. Nakikita niya ang kanyang mga disciples. Dapat tayo din po ay magturo para madami ang makakilala sa ating Panginoon. Amen po? Sabi niya doon, make disciples all nations. Pero Brother Felix, ninenervous ako eh. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya nga doon sa Acts 1:8, sabi niya, but you will receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit will come to you and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in the ends of the earth. Ano po ba itong Jerusalem? Ano po ba itong Judea? Ano po ba itong Samaria? Kung titingnan natin sa Bible kasi, pagka sinabi ng Jerusalem, ito yung bayan ng Diyos. Judea is yung nung nahati sila, yung kanyang kamag-anak, Judea. Ang Samaria, ang sinasabi ng Bible, Samaritan woman yan, Samaritan man yan, di ba yung hinold up, di ba yung Samaritan man? Ano ba ang mga ano? Ang Samaria kasi is parang combination ng mga piniling tao at ng mga hindi pinili. So sila ay maruming tao at naging asawa ng mga hinirang na tao. So mga Samaritan, they are outcast, parang ganun. And to the ends of the earth. Ganun din po sa atin. Sabi niya, ipangaral natin sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, tapos sumunod sa ating mga kapag-anak, sa mga kapitbahay natin, at ganoon sa buong mundo. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya lang, tayo bilang bagong nakakarinig ng salita ng Panginoon, o dati nang nakarinig ng salita ng Panginoon, paano nga ba tayo magsisimula? Kaya po ang title natin kanina, New Life, New Beginning. Ngayong may pagkakakilala na tayo sa ating Panginoon o nakarinig na tayo ng salita at pagtawag sa ating Panginoon, paano ba tayo magsisimula? Narito po ngayon ang ilan sa hakbang na atin pwedeng pagsimulan. 5 steps to get you off of the right start. Madami pong steps, pero ayaan po natin na anuhan po natin doon sa limang ito dahil magsisimula tayo, ano pa yung right start? Abangan nyo po dahil start is S-T-A-R-T, 5 steps. Simulan po natin sa S. Sinasabi po doon sa S, stop trusting yourself and your own good works and start Christ alone for salvation. Ano po ang sabi doon? Huwag daw natin pagkatiwalaan ng ating sarili, lalo na yung ating mga mabubuting gawa. Kasi kung tayo ay magtitiwala sa ating sarili, alam nating kulang. Ang katawan natin, gusto niyan pahinga eh. Gusto niyan eh, yung mga kalayawan eh. Stop trusting yourself. Ganon din yung mga mabubuting gawa. Hindi rin po tayo maliligtas ng ating mga... Dahil ang mga mabubuting gawa po ay maruming basahan lang yun sa harapan ng ating Panginoon. Ano po ang sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9? Tingnan po natin. Ephesians 2:8 and 9, sabi po niya, for it is by grace that you have been saved through faith.
And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by word, so that no one can boast. Sabi niya, sabi ng talata, biyaya, dahil sa biyaya ng Diyos kung kaya tayo ay naligtas. Ano po ba ang biyaya? Pagka biyaya, ibig sabihin nun, kusang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. May mga bagay tayong nakakamtan. Siguro, pinagpaguran natin, kaya mayroon tayong reward. Tama po ba? Yung pinagpaguran natin, kaya somebody, nireward tayo. Mayroon naman yung regular natin trabaho. Pinagtatrabahuan natin, kaya tayo mayroon sweldo. Pero ang sinasabi po ng talata, it is by grace that you have been saved through faith. Grace lang ng Panginoon kung kaya tayo ay maligligtas. Ano yung ano sa talatang 9? Not by your works so that no one can boast. Alam niyo po kung ang mabuting gawa lang, ang kaparaanan para mapunta sa langit, papalagay ko po kung sino yung kilala nating mga magnanakaw, mas kaya nilang gumawa ng mabuti. Bakit? Nagnakaw sila ng bilyon-bilyon, hindi ba nila kayang magpagawa ng simbahan? Hindi ba nila kayang magpakain ng mga mag-donate kung ano-ano? Hindi po sa mabubuting gawa. Sa awa at biyaya po ng Panginoon. Kaya po tayo naligtas. Tama po ba? I mean po ba? Sabi din nung ano, nung Proverbs 3, 5, and 6, hindi ko lang po nasama sa aking slide. Marami ang memory verse nito. Sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path and He will make your way straight. Trust in the Lord. Amen po. Unang-una po, sabi doon, stop trusting yourself and your good works and start trusting Christ alone. Letter S. Second po na step, sa letter T. Ang sabi po ng letter T, turn away from everything the Bible calls sin. Para daw po sa ating pagsisimula, dapat talikuhan natin yung mga kasalanan. Sabi din po sa Bible, alin ba ang kasalanan? Ano ba ang mga kasalanan? Pero ito po, pakinggan nyo. Kahit na yung mabuti mong, alam, kahit na yung alam mong mabuti, hindi mo ginawa. Nagkakasala ka. Pagka po pinakinggan natin yung salita ng yun, ng ating Panginoon, kahit na yung mabuting gawa, hindi mo ginawa. Nagkakasala ka, tuturuan talaga tayo ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay ng nanaayon sa Kanya. Tingnan po natin yung 2 Timothy 2.19. Sabi po doon, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows who are His. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from his wickedness. Lahat daw po ng nagsasabing Diyos na niya ang ating Panginoon. Lahat po ng nagsasabi na siya ay Kristiyano. Dapat ano po ang gagawin? Sa letter T, turn away from everything the Bible calls sin. Sinasabi mo, Kristiyano ka. Sinasabi mo may pananampalataya ka. Pero yung pamumuhay mo, second step po, talikuran daw po natin. Turn away from everything the Bible calls sin. Third step, letter A. Attend a small group for personal discipleship and weekly worship service. Sabi ko po kanina, steps kung paano, kung gusto nyo po na
lumago sa pananampalataya, makakatulong po itong liman to. At yung pangatlo, ang sabi niya, attend a small group for personal discipleship and weekly worship service. Ano po yung weekly worship service? Ito po, yung ginagawa natin, ito yung ating Sunday worship. Ano po yung mga small groups? Actually, ang Jewels po, we have Buhay Ugnayan. Attend po kayo ng Buhay Ugnayan. Kasi makikita niyo po doon kung paano kikilos ang Panginoon, kung paano kayong matuturuan. Kasi even you, kung may question kayo, open po ang... Ganito pong worship service, hindi po tayo pwedeng magtanong. Kasi pag in-entertain po natin lahat ng tanong ng mga kapatid natin, hindi po tayo matatapos. Pero sa mga small groups, you can ask anything na nagaan sa inyo. Alam niyo po, nakakatuwa si Brother Charlie. Si Brother Charlie po, pag sa aming buhay ugnayan, talagang may mga tanong siya na di namin alam kung saan nanggagaling. Sorry, di namin alam kung saan nanggagaling yung mga tanong niya. At talagang kami ay nagagawa namin mabuklat. At even us, di namin na dati nabigyan ng tuon yung bahagi na yon. Pero even us, natututo ito sa mga tinatanong na yan. Ganon din po, kung kayo ay may katanungan, huwag po kayong maya. Dahil matututo din po kami doon sa malalaman yung kasagutan. Kaya ini-invite po namin kayo sa Buhay Ugnayan, isang small group na pwede tayong ano. Kung okay lang din po sa inyo, pwede rin po tayong magkaroon ng Bible study. Nandyan po si, actually, ini-endorse na rin po natin, ini-encourage na rin po natin na magkaroon ng small groups like Bible studies kung gusto niyo po sa inyong pamilya. Nandyan po ang ating mga leaders, si Pastor Roger, makipag-coordinate lang kayo kung pwede rin po kayo mag-request ng leaders na pwedeng magunguna sa inyong Bible study kung nanaisin niyo po. Gusto po natin matuto eh. Tingnan po natin yung talata sa Hebrews 10, 24 and 25. Ano po sinasabi doon? And let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. Ano po yung spur? Doon nga po muna tayo, sabi. Spur. Actually, inaano ko, paano ba yung spur? Ang napag-aralan ko po, alam niyo po ba yung, nanonood po ba yung mga cowboy film, may kabayo, tapos sila ay nakaboots. Nakaboots yung cowboy. Yung boots niya, makikita niyo po, meron parang bilog na may parang sprocket. Doon sa likod ng bota nung cowboy. Di ba? I don't know kung observant kayo sa ganun. Yun po yung pang-spar dun sa kabayo. Pagka nananak mo, sorry ah, nananak mo yung kabayo, gusto niya patakbuhin na matulin, yung bota niya, titirisin niya yung likod dito ng kabayo. At yung kabayo, mananak mo na matulin. Yun po yung spar. Ganun po yung purpose ng spar. Sabi niya, and let us consider how we may spar one another toward love and good deeds. Sa verse 25, not giving up meetings together as some are in habit of doing, but encourage one another and all the more as you see the day approaching. Naawit natin tuwing bago tayo umalis. He's coming soon. Sabi dito, lalo't nakikita natin malapit nang dumating ang ating Panginoon, mas lalong dapat po tayong magpursige na maibahagi ang salita ng Panginoon. Sabi doon, huwag nating hayaang hindi tayo dumalo sa mga gawain like Sundays. At tulungan natin na, abang tawag doon, mapag-alab yung ating mga kapatiran, matulungan natin silang lumago sa pananampalataya. Gusto ko po uling marinig yung amen sa inyo. Amen po ba? Amen. O sige, nasa pang-apat na po tayo. Pang-apat na steps. Ulitin ko po, madaming steps, pero tingnan lang po natin sa apat na ito. Letter R. Read and obey what the Bible says every day.
Read and obey what the Bible say every day. Ano pa yung sabi doon? Dapat po nating basahin ang ating Biblia araw-araw. Para tayo po ay lumago, di po ba? Tama po ba? Okay, ano po yung verse natin doon? Sa Joshua 1:8. Joshua 1:8, sabi niya po doon, sinasabi ng Diyos kay Joshua, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, and so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Alam niyo po, naririnig dati sa pagka nangangaral, Book of the Law. Di ba naririnig natin yan eh? Book of the Law. Ano ba yung Book of the Law? Ito yung sinasabi kay Joshua eh. Keep this Book of the Law always on your lips. Kasi nung unang panahon, ang Bible nila, nauuna pa lang ay limang books. Kaya nga may Pentateuchs eh. Pentateuchs is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun po yung Pentateuchs. Ito yung books of the law. Kaya huwag po tayo mamislead pag binasa natin yung Bible. Pagka sinabing law, book of the law, yung pong limang books na yun, Pentateuchs. Huwag po tayo malilit doon. Sa New Testament, meron tayong tinatawag na four gospel books. Kaya nga may full gospel church, meron. Ewan ko kung may half gospel church. Wala naman po siguro, no? Pero bakit may full gospel? Bakit may gospel books? Hayaan niyo po na itake ko na rin yung opportunity na mag-share yung tungkol doon. Ang four gospel books po kasi, ito yung buhay ni Jesus Christ na dinideclare ni Matthew, Marcus, Lucas, John. Gospel books. Yung mga sumunod, ano na po yun, mga supporting, mga letters and everything. Pero pagka sinabing gospel, pagka sinabing law, Pentateuchs. Pagka sinabing gospel, four gospel books lang. Ayan. Matthew, Marcus, Lucas, John. Law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sabi ng Diyos kay ano, huwag niyong hayaang mawalay sa'yo. Do not keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano ba yung prosperous? Sagana. And you will be successful. Patagumpay. Di po ba napakaganda ng pangako? Eh, paanong hindi ka magiging masagana? Eh, sabi ng Biblia, bawal ang tamad, huwag pakainin ng tamad. Hello, saan ka tamad? Sabi ng Biblia po yun, huwag pakainin yung tamad. Sabi po ng Biblia, lahat ng alam mong mabuti pag hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Tinuturuan po tayo ng Biblia. Tuturuan po tayo ng salita ng Diyos. Kaya tama lang po, nabasahin natin to araw-araw. Sabi ng ibang mga kapatiran, brother, bakit kung kailan ko po tinanggap yung Panginoon, saka po nagkasunod-sunod yung problema, bakit po nagkasunod-sunod yung ano? Kapatid, magpasalamat ka sa Diyos, dumadating ngayon sa iyo yung problema nang may Diyos ka na, na tinanggap mo na si Jesus Christ sa iyong buhay. Kasi baka kung hindi mo pa siya tinanggap, baka nagbigti ka na dyan, day. Eh, di ba? Nagbigti ka na dyan, dong, kung wala kang tamang pagkakakilala sa Diyos. Salamat sa Diyos, tinanggap mo ang Panginoon, mayroon kang nagaranasang mga problema, may tamang magiging desisyon. Kasi kahit nung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, hindi ba dadating sa iyo yung problema na yan? Salamat ka. Dumating ngayon dahil may Diyos ka na, nakakapagbasa ka na ng Biblia at magkakaroon ka ng tamang mga desisyon sa buhay. Read and obey what the Bible says every day. Oy, panlima na. Letter T. Tell others
about your new relationship with Christ. Letter T, para sa start. Tell others about new relationship with Christ. Alam niyo po, nung birthday ni Chelsea, hello, birthday ni Chelsea, nung birthday ni Chelsea, yung pong mga papalisius, sino po yung mga nandun nung birthday ni Chelsea? Diba may ano doon, may games na pinapila kami according sa number nung ano, number nung naging girlfriend, boyfriend. Pumwesto ako sa likod, panghuli. Buti na lang, hindi umabot sa akin. Alas mo na tao na anak ko sa ano asawa ko. Buti na lang po hindi umabot sa akin. Kasi mapapahaba po kwento ko. Kasi talagang ano, nakakatuwa ikwento eh. Nakakatuwa ikwento. Actually, tutuloy ko na po. Bagamat hindi. Bagamat hindi umabot sa akin yung katanungan na yon kung ilan yung naging girlfriend ko. Tatawa yung anak ko eh. Hindi, actually, bibigyan ko lang po kayo ng pahapyaw. Nung elementary ako, naka-apat po ako. Elementary, high school, hindi ko na po babanggitin. Pero alam nyo po, tell others, isipin yun. Alibaba, ganun din yung ano eh, ganun din yung katotohanan eh. Nung una tayong nagka-girlfriend, boyfriend, hello? Tuwan-tuwa. Hello guys, mga kabataan. Kahit na po kayo na mga tatay, nanay, nakasama ko po ngayon. Nung una po tayo nagkaroon ng bagong relasyon, tuwan-tuwa po tayo na ikwento. Tama po ba? Sister Dali, natatawa. Mukhang... Hindi, ano po, tuwan-tuwa tayo. Totoo yun. Hello guys, si Jesus Christ ito. Girlfriend mo lang yun nun eh. Boyfriend mo lang. Si Jesus Christ yung nakilala mo. Si Jesus Christ yung tinanggap mo. Tell others your new relationship. Kung gano'n tayo ka-excited, sabi ko sa inyo, elementary, natatandaan ko eh. Apat. Yung high school. Actually, hanggang high school, kasama ko yung apat na dagdaga. Hindi naman ako, hindi naman po, gano'n. Mabait lang po, mabait lang. May buhok pa po ako nun. Hindi, keeping aside lang. Pero in truth, ito yun. Hello guys, si Jesus Christ to. Ikakahiya mo? Ikakahiya mo sa girlfriend mo? Ikakahiya mo sa boyfriend mo? Ikakahiya mo sa pamilya mo na nakilala mo si Jesus Christ? Come on! Abay, dapat hindi. Kaya po ako, kahit pa ulit-ulit yung testimony ko kanina, inulit ko po talaga dahil hindi ko kinakahiya kung paano po nakilala ang ating Panginoon. Basahin po natin yung talata sa Mark 19 and 20. Mark 5, 19 and 20. Jesus did not let him but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done to you and how he has made mercy on you. Sa 20, sabi niya, so the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him and all the people were amazed. Sino po ito? Ito yung kwento do sa Mark. Actually, mamaya bigyan po natin ng kwento yan. Sa Mark 5, 1 to 20 po yan. Ito yung inaalinhan ng demonyo. Pagtawid ni Jesus Christ, pagbaba niya sa bangka, may isang inaalinhan ng demonyo na nakatira na sa simenteryo. Hubad siya, hindi siya maitali dahil pinapatid niya ang kadena. At ito din yung tao na, sabi ng mga demonyo, sabi, palalayasin mo na pabuhaga, papagusahan mo na ba kami, sabi niya. Nakiusap sila na lumipat sila sa kawan ng mga baboy at yung mga baboy ay tumalon. Ito po yon. At yung lalaking ito, nung siya ay gumaling na, sabi niya, susunod po ako sa inyo.
susunod po ako sa inyo. Hindi inalaw ni Jesus Christ na sumunod sa kanya, kundi sabi niya, go to your people. Go to your family. Ipayag mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Yun po yung ano, yun po yung nilalaman nung sa letter T natin, sa letter T. Ulitin po natin, Brother Michael, next. Ulitin po natin, review natin, parang recap lang po. Ano po yung 5-step? Number 1 is less, IS, start trusting in yourself and your own good works and start trusting in Christ alone for salvation. T, turn away from everything the Bible calls sin. 3, attend small group for personal discipleship and weekly worship service. Number 4, read and obey what the Bible says every day. Number 5, tell others about your new relationship with Christ. Bago po ako magtatapos, hayaan po na balikan natin yung Mark chapter 5 verse 1 to 20. Brother JM, please. Next slide, please. Yung start ng Mark 1, babasahin po natin. Actually, hindi kayo naman natin bibigyan ng puntos lahat dyan. Mark 1, Mark 5, 1 to 20. Mark 5:14. O sige po, bali yun naman po yung ano eh, yun naman po yung nilalaman nung ano, di ba nakakwento natin? Sige, basahin na lang po natin tong parts na to. Mark 5:14-20. Di ba ang ano natin kanina, yung pinagaling ng ating Panginoon, nung siya ay gumaling na, sabi niya, Panginoon, susunod ako sa inyo. Hindi siya inalaw ng ating Panginoon. At sabi niya, go to your family. Ngayon, yung sa 14, yun namang mga ano, yung mga nagtitend ng pigs, yung mga nag-aalaga ng pigs. Basahin po natin. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what happened. When they come to Jesus, they saw the men who had been possessed by a legion of demons sitting there dressed and in his right mind, and they were afraid. Text 16. Those who had seen it told to the people what happened to the demon possessed and told about the pigs as well. The people began to plead with Jesus to leave the region. And Jesus is getting into the boat and the man who had them possessed go with him. Iyon na nga po yun. Alam niyo po, ibig ko lang pong bigyan ng pansin yung may upa pala kasunod, no? Jesus did not let him, but he said, go home. Di ba yung sabi ko po kanina? Balikan po natin yung 16:17. Sige, next slide nila. Ayun po, sabi niya. Yung verse 17, and the people began to plead with Jesus to leave the region. Nung nabalitaan po nila yung ginawa ng ating Panginoon, ito po yung nakakalungkot. Panginoon, please, umalis ka sa lugar namin. Tayo din po ay nakarinig ngayon ng salita ng Panginoon. Huwag po sana tayong matulad doon sa mga pig tender at yung mga may mga-ari, yung mga business na to. Nung narinig nila ang ginawa ng Panginoon, salit na tanggapin, itinaboy pa nila. Babalikan ko din po yung sa palaspas. Yung mga sumisigaw ng hallelujah,
Long live Jesus Christ. Nung ipapa, nung hinuhusga na si Jesus Christ, ano yung sinisigaw nila? Ipako sa krus si Jesus. Yung mga nagtataas ng palaspas, yung mga naglatag ng mga, in the end, sila yung ipako sa krus. Si Jesus, ipako sa krus si Jesus. Yung mga malalayo, sinasign na lang nila. Alam niyo po, madami tayong dapat nakita. Tinanong ko po kayo kanina, naniniwala po kayo po ba kayo sa Diyos? Hindi po kaya ganun sa pananampalataya, paniniwala ng mga nanunood yung sinasabi natin pananampalataya. Napakarami po ng hamon ngayong umaga na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay muko, tayo lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, tunay nga po na mabuti po kayo sa aming buhay. Lord, nakita po namin yung aming kalalagayan. Kaya Panginoon, salamat po do sa mga katotohanan na namin naginig buhat sa inyo. Lord, salamat po. Binigyan niyo ako ng katapangan para ihagis salita ito. At ganyan din po, salamat sa mga tengang nakinig at pusong nahamon para sa umagang ito. Lord, ang dalangin ko po, sa gaya din po ng iyong salita, yung bawat salita niyo nahayag, yun po yung kikilos para sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung paano pong kami ay tumanggap sa inyo at kami ay makapagsimula ng tamang simula ng paglilingkod sa inyo. Kaya Panginoon, pinagbibilin ko po sa inyo mga kapatid namin na ngayon ay nakinig. Hamunin niyo po sila doon sa mensahe niyo ngayong umaga. Pagpapala ang ilaan niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, inililib ko po sa inyo ang buhay ng bawat isa sa amin, buhay ng mga kapatid po ngayon na nandito. Lord, pagpapala po ang nakalaan para sa kanila. Kaya Panginoon, pagpalain po sila. We thank you, O God, we praise you in Jesus' name. Amen. Thank you po and God bless.